lang po tayo sa restaurant na pinakitaan natin. Pwede po? Salamat. Pupunta po ako doon pagkatapos ng klase. Alam mo ba, Ulalia, sabi ng doktor, bumubuti na ang lagay ko. Ang anak ko? Bumili lang po siya ng mga kakailanganin niya sa eskwela, senyora. Ay, huwag mo ko tawagin, senyora. Agripina lang ang itawag mo sa akin. Pero... Agripina. Tawagin mo ko, Agripina. Kayo po ang masusunod. Ihahanda ko lang po ang pagkain. Sandali lang po. Kumpadre, sana maunawaan talaga ni Nando na wala siyang pagsasabihan tungkol kay Senyora Maria. Huwag ka mag-alala, kumadre. Alam mo, hindi siya magsasalita. Mukhang may problema si Senyora Maria sa kanila. Sa tingin ko dahil may nalaman ng asawa niya. Pero hindi siya pwedeng magalit. Si Nandito ay anak niya. Dugo ng kanyang dugo. Tingin ko hindi siya mamahalin ng papa niya kahit malaman niya ang totoo. Ay, mamahalin siya, Vera Cruz. Nakasisiguro ako. Makikita mo. Alam mo, sa totoo lang, kumadre, mas gusto ko nang hindi na lang siya mahalin. Bakit naman, kumpadre? Dahil sa'yo. Sabihin mo, tita, anong nangyari? Sa tingin ko po, nagkamali ako. Pinilit ako ni Mami na magsabi ng totoo sa kanya at sabihin ang problema ko. Nabigla po ako at nasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Na niluloko niya ang daddy mo? Opo. Bigla pong namutla si Mami. At yumuko na lang siya sa harap ko at inilabas niya ang kanyang sama ng loob. Napaiya siya, nasaktan, nagalit. Para tuloy nagdududa ako. Anong nagdududa? Hindi kaya mali ang hinala ko sa Mami ko? Na mali ang paratang ko sa kanya? Sa tingin ko, meron kang hindi naisip, Agripina. Naisip? Ay, kumpadre. Ninenervyos yata ako dyan sa sinasabi mo. Kaya nga baka, pag sinabi ko sa'yo, mas lalo ka lang nervyos yan. Ano naman yun? Sige na, sabihin mo na sa akin. Alam mo, kumadre, kapag nalaman ng ama ni Nando na siya ay anak niya, kung tatanggapin niya siya ng walang problema, kahit kailan, hindi mo na makikita muli si Nando. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero kung ganun nga, bakit hindi siya magpaliwanag sa akin? Anak niya ako at may karapatan akong malaman yun. Tita, mag-iingat ka sa mga sasabihin mo dahil iba na ang duda mo. Pag-isipan mo ang gagawin mo. Sa tingin ko, mas mabuti kung kakalimutan mo muna ito pansamantala. Hindi, Ma'am Veronica. Hindi na ako pwedeng umatras. Aalamin ko ang totoo kahit anong mangyari. Pero paano? Meron akong naisip na paraan. Ano? Magiging nobya ko ng lalaking yun. Magagawa mo yun? Opo, papagitna ako sa kanila. Kung hindi siya mahalaga sa Mami ko, baliwala. Pero kung mahal nga niya, magsiselo siya. Pero tita, sa tingin ko... Hindi, Ma'am Veronica. Alamin kong totoo. Gusto ko malaman ng lahat. Kumpadre, huwag mo na ulit sasabihin ang sinabi mo sa akin. Kumadre, sa tingin ko, iyon ang masakit na katotohanan. At kailangan mong tanggapin iyon. Kung sakaling piliin ni Nando ang mga magulang niya, kailangan niyang sumama. At ako rin. Isama niya ako. Pinangako sa akin yun ni Senyora. Hindi ako tutol, kumadre, pero walang pagbabago. Sa bahay ng mga magulang niya, hindi ikaw ang mama ni Nando. Ikaw lang ang nagpalaki sa kanya. Mas naging ina ako kay Nando kaysa sa tunay niyang ina. Pero kailangan mong maintindihan na mas matimbang pa rin ang dugo, kumadre. At dumadaloy ang dugo ni Senyora Maria sa mga ugat ni Nando. At mas pipiliin niya yun. Tumigil ka na, kumpadre. Bakit mo ako pinahihirapan? Hindi ko gustong gawin ito sa iyo, kumadre. Pero mas mabuti nang maging handa ka na sa pwedeng mangyari. Hindi. Alam mo kung ano, mamahalin pa rin ako ni Nando bilang ina. Kahit na may 1,000 ina pa ang lumabas, alam kong mamahalin niya pa rin ako. Meron kang lalaki! Nakikipagkita ka sa lalaki at niloloko mo ang daddy ko! Diyos ko, sino bang nagpasok mo sa murang isipan ni tita? Sino? Thank you.
Hello? Nando? Oo, ako to. Kumusta ka na? Ayos lang, salamat. Ano, na-miss mo ba ako? Oo naman. Sobra. Makinig ka. Wala ka ba talagang nobya? Ang totoo, wala talaga akong nobya. At hindi pa ako nagkakaroon. Gusto mo ba ako na maging nobya mo? Pinagdadasal ko nga yun eh. O sige. Anong oras ba pumupunta dyan sa bahay nyo yung babaeng sobrang bait sa'yo? Palagi siyang dumadating ng alas 3 at umaalis ng alas 6. Gusto ko makipagkita sa'yo bukas ng alas 4. Pero... Bakit? May problema ba? Hindi. Wala. Wala naman. Kung ganun, magkita tayo bukas ng alas 4 sa cafeteria, dun sa loob ng campus. Pupunta ka ba? At sasamahan ako o yung babaeng sumusuporta sa'yo? Siyempre pupunta ako. Magdadahilan na lang ako sa kanya. Hindi pa rin kayo bate? Opo, Daddy. Hindi totoo yun. Mahal ko, wag mo siyang pakinggan. Hanggang hindi ako kinakausap ng malinaw ni Mami tungkol sa biyahe, hindi mawawala ang galit ko sa kanya. Pwes hindi na matutuloy ang biyahe natin, tita. Nakumbinsi kayo ni Mami? Hindi siya. Si Dr. Carreras ang kumumbinsi sa akin. Hindi ko na sinabi sa iyo, Maria. Pero sinabi niyang mas mabuti pang wag na ituloy ang biyahe. At wag na kitang pilitin. Baka may kasunduan sila ni Mami. Luis Fernando, patawarin mo sana ako. Huwag mo sabihin yan. Dapat nga, ako ang patawarin mo dahil hindi kita inunawa. Mahal ko, hindi ako pwede ngayon pero sa susunod na taon, sasama na ako. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Pero kung pwede ka na at gusto mo nang bumiyahe, babiyahe tayo kahit saan. Kaya mahal na mahal kita. Pag naging magkarelasyon na tayong dalawa, sigurado pagsisilosan ko yung babaeng sumusuporta sa pag-aaral mo. Pagsisilosan? Pero para ko na siyang mama. Pero hindi mo siya mama. Kaibigan mo lang siya. Kailangan mahalin din siya na magiging nobya ko. Alam mo ba, tita? Kaya kitang mahalin na gaya nung bidang lalaki dun sa napanood nating sine. Hindi to bola. Kaya kitang mahalin na masigit pa ron, tita. Huwag kang maniwala ron. Hindi totoo yung mga napapanood mo sa sine. Naniniwala ako ron. May dalagitang tumawag sa kanya. At halos inabot ng ilang oras ang pag-uusap nila. Siya yung nabanggit ko. Ay, humanda ang batang yung pag-uwi niya. Ito ba ang tamang oras ng pag-uwi? Lahat kami nag-aalala na ba kami nangyari sa'yo? Nino, huwag niyo ako pagalitan. Sobrang saya ko ngayon. Nakita kayo ng babae kausap mo? Opo, nanood kami na sini, Ninong. Sinasabi ko na nga ba? Alam niyo, umalis din ako. Tapos, nakita kami ng lalaking espesyal sa'kin. Gusto mong malaman kung sino? Siyempre naman. Sino ba yung espesyal na lalaki? Sino bang kasama mo kanina?